Eto na nga guys, nainganyo akong bumili ng Treo breeder ng crayfish. At dali-dali ako nag-set up ng paglalagyan sa kanila. Bumili ako ng air pump at yung lagayan namin ng bigas. Ayan, habang iniintay ko siya, ayan, dumating na ang tatlong crayfish. Ayan, medyo stress pa siya. At yung isa... Ayan, yung malaki na yan, ayan, medyo mahina siya. Ayan, according kasi dun sa na-research ko, mabilis daw dumami ang mga crayfish. Isang anak na naka 100 pieces. Kaya, ayan, try natin guys. So, tinry ko siya lang pakainin ng dog food. Pero hindi siya lumulubog kasi anything daw kailangan lang lumulubog. Anything pwede nilang kainin. Ayan, yung isang pinakamalaki, ayan, nakahiga na siya. Akala ko nga namatay na ang hindi siya gumagalaw. Pero later, gumalaw din siya. Ayan, tingnan natin, ayan. Ang laki-laki niya. Yung naghina sa biyahe. Ayan, gumalaw na siya ulit. Buhay na uli. Ayan, higa-higa siya, pati hati-haya. Yung pinakamalaking crayfish. Ayan. Ayan, binigyan ko sila ng kamuting kahoy. Pero parang di nila kanakain ito. Ayan, isa, medyo hinahaplas na niya yun. Ayan. Ang crayfish guys ay kahit yung water nila is direct sa tap water natin sa gripo. So hindi sila masilan. Basta kailangan meron silang hide yung kailangan nilang mapagtataguan. Wala pa ako nailagay ngayon. Mabilis din tong dumami. Kaya pwede kayong mag-research kung paano to alagaan at paano rin to maging negosyo. Kasi binili ko to itong tatlo na to Treo siya. 800 pesos plus shipping fee na 400 dito sa lugar namin, dito sa Rizal. So ayan guys, medyo kumakain na sila. Inilagyan ko sila nito. Baka sakaling magtago sila dun. Kasi gusto nila nakatago sila eh. Gusto nila nag-hide sila. Ayan, para nakakapagpahinga sila. Yung isang malaki yan, medyo kumakain na siya. Ayan. Ayun, gusto ko siyang subukan kasi gusto kong malaman kung makakapagparami rin ako ng crayfish. At pwede rin to guys na maging negosyo. Kaya kung interesado kayo, pwede nyo i-research up. Crayfish, ayan, naputol yung kanyang paa. Ayan, kaya pala yung malaki na yun, pati hatihaya siya. Siguro nasasaktan siya. Yung naputol na yung isa niya. Tinext ko yung pinanggalingan nito, yung binilhan ko, sabi, tutubo daw ulit yung paa. Kaya yun, hindi na ako nag-alala. Kailangan na lang hintayin kung tutubo nga. So, kailangan lang huwag silang matay. Madali naman tong alagaan. Napaka-easy lang alagaan, hindi sila maselan. Ayun, nakikita nyo rin kung magre-research kayo. Ayan, tinampot ko siya, tinignan ko. Ayan, wala na yung paa niya. Wala na yung isang paa niya. Ayan, oh. Oh, wala naman siya. Ayan, sana tumubo uli agad yung kanyang paa.